Bago tayo magsimula mga ka-crewmates, mayroon tayong ibang mga manhwa Tagalog recap at pwede mo itong makita sa aking YouTube channel. Gumawa din ako ng playlist para mas madali mo mahanap ang mga naunang chapter nito. Like, share, and subscribe guys, tulungan nyo ako mag 1K subs. Libre lang ang mga yan guys, mas lalo akong gaganahan gumawa at mag-post. Maraming salamat sa lahat ng nag-aabang, nanonood at sumusuporta. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat. Comment lang kayo guys sa mga gustong ma-shoutout sa susunod natin na video. Okay guys, simulan na natin ang nakaraan. Kahit na i-rank ang boss, sobra pa rin sa kanya mag-isa, maliban na lang kung magle-level up siya. Ilang saglit lang, maraming nagpakitang monster, pero hindi na natakot pa si Sung Jin Woo dahil namatay na siya isang beses dati. Sumugod na siya at nilabanan ang mga monster. May kumagat sa kanyang damit at sinabi niya na, hindi siya mamamatay ng ganon kadali. Ngunit kahit sa lakas na meron siya ngayon, hindi siya sigurado kung kakayanin niya labanan ang nasa baba. Ito ay dahil nag-increase ang kanyang sense stats, at masasabi niya na kung gaano kalakas ang monster na nasa baba. Hindi niya na napapansin na tumataas ang kanyang level, at ang kanyang weapon ay hindi na magtatagal pa kung lalaban pa siya. Pero kahit ganun, bumaba pa rin siya. At ilang saglit lang, sinugod agad siya ng monster na isang malaking ahas. Nag-level up na nang nag-level up si Sung Jin Woo. Naisip niya na naging malakas na siya. At sa huli, makikita natin na napatay niya na ang monster at nakakuha siya ng mga items. At dito nagtapos ang panglimang parte. Magsisimula ang pang-anim na parte sa pagpapakita ng damit at sword ni Sung Jin Woo. Ang kanyang damit ay punit-punit na, at ang kanyang sword naman ay nasira na. Napagod siya sa laban ngunit, nakakuha naman siya ng mas magandang blade kaysa kay Kim Sang Shik. Ito ay isang dagger na gawa sa fang at hind sa buto. Ang attack stat nito ay mahigit doble sa lumang dagger niya. Meron din itong effects na paralyze at bleed. Meron din siyang nakuhang item na isang pouch na naglalaman ng venom, ngunit para sa kanya, awkward itong gamitin kaya itatabi niya muna ito. Ilang saglit lang, may alarm na lumabas na nagsasabing napatay na ni Sung Jin Woo ang boss, at babalik na sa normal ang dungeon. Nakalabas na siya ng Hapjung Station, at biglang may nagpakita sa kanya na isang sundalo at tinanong si Sung Jin Woo kung sino siya at paano siya nakalabas mula sa station. Tinanong naman si Sung Jin Woo ang sundalo kung anong nangyari. Pinagmasda naman siya ng sundalo, at napansin na isang hunter si Sung Jin Woo. Sumaludo agad ang sundalo at sinabing, gagabayan si Sung Jin Woo sa kanilang pupuntahan. Habang naglalakad sila, may mga nakitang monsters na patay na. Ito ay dahil may gate na nagbukas. Ngunit may isang malaking monster ang natira. Dahil sa sense stat ni Sung Jin Woo, nararamdaman niya na isang boss ang natitira doon. Ito ay isang malaking bato na monster, at nilalabanan ng mga hunters. May mga taong nanonood at mga nagtataka kung ano ang ginagawa ng mga hunters, gaano katagal pa ba sila lalaban, at sana mapatay na nila ang monster. Patuloy naman silang pinagsasabihan ng mga sundalo na huwag magpicture, at magsialisa na ng mabilis. Sa susunod na panel, makikita natin ang mga hunters na nagtutulungang lumaban sa monsters. Ang mga healers ay nag-hail sa mga tank. Ang mga ibang damage dealers naman ay nahihirapan sa pagprotekta dahil ang defense ng monster ay masyadong mataas, at wala pa silang gaanong magicians na kasama. Ilang saglit lang, dumating na si Sung Jin Woo sa scene. Napansin niya na ang mga ranks nila ay mababa. Ang tank ay hindi kakayanin ang damage at baka ikasira pa ito ng laban. Ang mga healers naman ay may dalawang D rank at isang D rank na si Juhi. Hindi niya mapigil ang ma-space out. Nag-heal na ulit si Juhi, ngunit naalala pa rin ang kanyang trauma sa nakaraan laban niya. Napansin ni Sung Jin Woo na hindi pa rin makalimutan ni Juhi ang nakaraan. At dahil dito, kailangan ni Sung Jin Woo na malampasan ang pagsubok na iyon.
Inalam niya muna na D-rank ang boss monster, at kapag kinumpere ito sa dating boss, isang rank lang ang binaba. Kung mapapahinaan niya ang defense ng monster, kailangan niya ng isang bagay na makakasira dito. Ibinato niya ng malakas ang kanyang sword, habang ang mga hunters naman ay napapagod na at paala na ang mga magic nila. Nang matamaan ng sword ang monster, ito ay onti-onti nang nasisira, at napansin ito ng mga hunters kaya binigay na nila lahat ang kanilang kaya. Nang nasira na ito, napansin ng tank na hindi gumana ang kanilang atake, at nakita niya ang dahilan kung bakit talaga napabagsak ang monster. Natanong naman ng sundalo kung sino nagbato ng sword na iyon, at sinabing may hunter kanina na nasa likod. Hindi naman makapaniwala si Sung Jin Woo na mababagsak ang monster sa isang tama lang, at naisip kung mababa ang health nito. Sa susunod na panel, makikita natin na nag-e-exercise si Sung Jin Woo sa hospital. Ilang saglit lang, dumating ang receptionist, at nakita ang ginagawa ni Sung Jin Woo. Hindi niya maiwasan ang tingin niya sa katawan ni Sung Jin Woo. Napatanong niya kung discharge na ba siya, at kung okay lang daw ba kay Sung Jin Woo na ibigay ang number niya. Naisip naman ni Sung Jin Woo na meron bang test result na isesend sa kanya, at binigay niya na ang number niya sa receptionist. Sa susunod na panel ulit, makikita natin si Sung Jin na naghahanda na para pumasok. Nagising naman si Sung Jin Woo at pinaalalahanan ang kanyang kapatid na mag-ingat. Napansin naman ni Sung Jin na nag-workout si Sung Jin Woo dahil umayos ang kanyang katawan at tumangkad. Pinigilan na ni Sung Jin Woo magsalita pa si Sung Jin at pinadala ang isang peyeng. Hindi naman daw uulan at mabigat lang daw ito. Nilagay naman agad ni Sung Jin Woo sa kanyang bag dahil ito ay isang foldang umbrella lamang. Umalis na si Sung Jin Woo. Ilang saglit lang, tinignan niya ang kanyang quest, at tatakbo raw siya mamaya. Napansin niya ang kanyang katawan na nagbago agad kahit ilang linggo pa lang siya nag-e-exercise. Dahil nadadagdagan ang kanyang strength stat, naaapektuhan din ang kanyang katawan. Naisip niya naman kung anong mangyayari kaya kung dinadagdagan pa rin niya ang points. Iniisip niya naman ang paghati-hati sa points para sa strength, agility, intelligence, sense, at vitality. May tumawag naman sa kanya, at ito ay ang landlord. Nagsorry si Sung Jin Woo dahil naaksidente siya at na-hospital. Ipinaalalahanan lang naman siya ng landlord tungkol sa bayarin ng rent. Binaba na niya ang tawag, at napaisip na kung isa talaga siyang awakened person, mabilis na lamang dapat siya makagawa ng pera. Kapag maraming experience at mataas na rank, maraming pera ang malalabas ng mga magic crystal. Para makalaban ang mataas na rank na monster, kailangan makapasok sa gate na parehas ang difficulty. Maraming kompetisyon sa D-rank at E-rank na gate na maraming mabababang rank hunters na pumapasok. Dahil dito, ang mga E-rank hunters ay hindi natatanggap ng guild, at kahit natanggap sila, mahirap pa rin makahanap ng trabaho. At siya na E-rank hunter na hindi pa nakaka-experience ng mataas sa D-rank na gate. Ang mga tao ay napipili lang base sa kanilang mga kakayahan, at dahil dun, hindi siya makaalis sa title na World's Weakest Hunter. Naisip naman niya na ang mga tao ay mahilig sa chismis at hunters ang magandang pag-usapan. Mas magkakaroon siya ng magandang bayad kung makakakuha siya ng maraming atensyon. Ngunit hindi niya pa maaaring sabihin ang tungkol sa kanyang double awakening hanggang sa maging sigurado siya. Kailangan niya muna makakuha ng pera, at magiging maganda kung makakapasok muna siya sa isang attack force. Sa susunod na panel, pumunta siya sa isang construction site. Nakilala niya si Huang Dongsuk. May mga nakakilala rin sa kanya dahil sa nickname niya na World's Weakest Hunter. Isang C-rank gate ang kanilang papasukan, at magiging mahirap para kay Sung Jin Woo lumaban. Pero babayaran pa rin siya ng 2 million won dahil sa member count. Meron 5 C-rank hunters at 4 na mababa sa D-rank. Ilang saglit lang, nakilala niya si Yoo Jin Ho na isang D-rank hunter. Meron siyang maliwanag na armor na inakalang isa siyang anak ng isang milyonaryo.
Tinanong na ni Sung Jin Woo kung ano ang kanyang gagawin, at ito ay sumunod lamang siya at bitbitin ang bag. Meron itong pagkain, damit, ilang kagamitan, at first aid kit. Papasok sila sa gate na walang mga healers, at ang meron lamang ay tanks at damage dealers. Mga nag-aya na pumasok ang mga hunters. Sinabihan naman siya ni Yoo Jin Ho na huwag mag-alala dahil paprotektahan niya naman siya. Naghanda na sila ng kanilang mga dadalhin sa dungeon. Habang naglalakad papunta sa gate, napansin ni Hwang Dong Suk na postponed ang construction site. Nagkwento naman si Yoo Jin Ho tungkol dito. Tinanong niya naman si Sung Jin Woo kung mabigat ba ang bag, at kaya naman daw niya dahil sa strength stat niya. Nagtanong ulit siya kung tahimik ba talaga si Sung Jin Woo, at sinabi ni Sung Jin Woo na siya ang masyadong salita ng salita. Ilang saglit lang, dumating na sila sa gate. Nagulat ang lahat dahil ito ay malaki at sigurado bang C-rank gate iyon. Ang importante dito ay ang magical energy. Dahil nalaman ng guild ang amount at quality ng energy ng gate, binigyan ito ng rank. Pero kahit ganon, first time ni Sung Jin Woo sa C-rank gate. Naunang pumasok si Hwang Dong Suk, at handang-handa naman si Yoo Jin Ho. Masyadong madilim sa dungeon. At nang lumiwanag, nagtaka ang lahat kung bakit walang monster at maraming tunnels. Ginamit naman ni Sung Jin Woo ang kanyang sense. Kung walang ilaw, ibig sabihin mahilig sa dilim ang mga monster. Hindi ito dahil sa walang monsters, pero dahil sa hindi pa sila nagpapakita. Mahirap sa mga monster na tumira sa madilim na dungeon, pero kung sila ay matalino, hindi sila dumedepende sa paningin pero sa tunog. Napasigaw si Sung Jin Woo na ito ay insect-type monsters. Nagulat at nataranta ang lahat. Hinahanap nila kung saan mang gagaling ang monster, at ito ay nasa itaas. Maraming insects ang nagpakita sa kanila, at ito ay nilabanan nila. Dahil sila ay C-rank hunters, magaling ang teamwork nila. Makakagawa sila ng isang force kahit walang healers. Si Hwang Dong Suk naman ay magaling na leader. At magaling ang timing ng mga damage dealers. Si Yoo Jin Ho naman ay may maganda equipment, kaya ang kanyang kulang sa skill at experience ay cancelled out. Magaling ang ginagawa ng lahat pero ito ay medyo nakakainis. Nang mapatay nila lahat ang monster, kinuha na nila ang mga magic crystals. Tinanong naman nila si Sung Jin Woo kung paano niya nalaman na sa itaas manggagaling ang mga monster, at ito ay dahil matalas ang kanyang sense. Ilang saglit lang, napansin nila na hindi isang blade wound ang nasa monster na napatay nila. At ito ay isang kagat. Kaya napaisip si Hwang Dong Suk kung merong territorial monsters na mas malakas na kagaya ng boss. May napansin naman si Sung Jin Woo kay Hwang Dong Suk. Pinagsabihan niya agad si Yoo Jin Ho tungkol sa kanyang mamahaling sword at shield. Hindi pa siya sigurado sa kanyang sense, pero kinakailangan niya mag-ingat. At ano itong masamang nararamdaman niya? At dito nagtapos ang pang-anim na parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng Solo Leveling. Salamat!